Pakinggan natin bilang isang barangay, kasama na ang buong pamayanan, anuman ang relihiyon na kinabibilangan. So, base sa mga sinaunang kwento, ang barangay Tagbak ay nagmula sa isang medicinal plant which looks like a ginger. So, kumbaga, plenty talaga yung halamang ito, yung Tagbak. So, every time may mga tao nagtatanong, oh, saan ka ba nang galing? Ayan ika sa Tagbak. And then, during the Spanish time, nung may mga foreigners na, yung Tagbak na letter K, T-A-G-B-A-K, napalitan siya as Tagbak. So, Tagbak as letter C yung dulo. Meron silang tinatawag dyan na kabila, which is Sitio Kusanloob. Part din siya ng Tagbak. And then, ang mga first settlers na composed of families of Dinoy Taras, Mariano Legazpi, Domingo Villas, Calixto Dilara. So, sila yung mga naunang tao dito sa Tagbak. And then, noong ding panahon ng mga Spanish prior, nagtayo sila dyan ng chapel sa community para mapalaganap ang Christianity sa buong isla ng Lubang. And then, during World War II, sangayon sa mga kwento, merong Japanese warship na binomba itong La Estrella del Caltex. May mga na-hit na community na naging cause ng sunog. Meron ding mga group ng guerrilla na ginawang hideout itong Tagbak. So, ito yung under ng ni Major Alberto Avileda, ni Captain Carlos Balbuena. Merong mga kasama din siya na mga naging sundalo, sina Juan Aguilar, sina Felipe Razon, Salvador Muñiz, Santiago Avileda at si Juan Tuvillo. So, noon din, after daw nung war, parang kumbaga dumami na, nag-increase na yung inhabitants sa Lubang, sa Tagbak. And then tinawag din nila ito na Sitio ng Lubang. Parang tinawag din itong baryo noong 1952. After noon, pagkalipas ng mga taon, nagkaroon na ng mga kalsada, ng mga bridges na nagko-connect sa Tagbak and then doon sa ibang baryo. Nagkaroon na din ng electricity, nagkaroon ng mga barangay hall, ng concrete stage, nag-construct na rin ng mga playground. Marami na din po ang nadagdag ng mga establishments gaya ng simbahan ng San Isidro Labrador Parish, ang center, mga schools. At ang bagong senior hall. And sina Esteban Tihoso, sila yung nag-serve as barangay captain. Kasama parang tinawag silang Teniente del Barrio, Kapitan del Barrio, yun yung mga tawag sa kapitan nung una. Kasama din dito sa mga naging kapitan, sina Felipe Dilara, si Sinando Dilara, Segundo Morales, si Donato Sabalio, Rodolfo Taras, si Redentor Dilara, Sagani Tamayosa, Arnel Dilara, si Baycon Vianya, si Alan Lumokso, and now at present ay si Captain Maria Runit Alegre. Sa siya yung kauna-unahang babaeng kapitana sa Barangay Tagbak. Patuloy pa din ang mga liga para sa mga kabataan na noon pa man ay ginagawa na ng mga naunang pamunuan ng Tagbak Youth Club. Sa ngayon ay mayroon na din tayong Hyper Diabetes Club na nagtataguyod ng isang mas malusog at mas masiglang pamayanan. Alalahanin din po natin at bigyan ng parangal ang mga tao na nagkaroon ng remarkable contributions o malaking ambag sa ating kasaysayan.